Good morning, my loves. We're here at Kuwait Airport now at lounge. And yeah, we're waiting for our flight. While we are waiting for our flight, just me and my sister, and my employer is on another side. So this is how I look today, Haggard Bersusa, and guys here. Yeah. Turkish Airport. Hi my loves, today is our first day, not first day, half day in Kuwait. So nandito po tayo ngayon sa park, katapat ng apartment ng mga amo namin. Naglalaro po dito si Sara. And hindi ka makakaintindi dito. Lahat ng mga tao dito hindi nagsasalita ng English. Bihira lang. So kami po ay magstay dito hanggang sa katapusan ng nitong buwan. Ito yung park. Yan mga naglalaro dyan. Yung apartment ng amo ko andyan lang. Yung mga building na dyan. So ang weather po ngayon dito is warm. Hindi ka guys sa Kuwait sa sobrang. Ngayon po ay may kalamigan. So ang weather po ngayon dito sa Turkey is medyo warm siya. Hindi siya mainit. At mag-aalas 8 na po. 7:50 ng gabi at maliwanag pa rin. So nagsasound, dumidilim dito is alas 8. Nagsasound down na. Sunset. And then, pagka alas 9, yun na yung madilim. Hi, my loves! Today is our half day here in Turkey. At namamasyal po kami sa park. Sa tapat ng apartment ng amo namin. So, yun yung view. Yun yung view ng apartment dyan. And malawak po itong park. Ang ganda ng weather lang ngayon, yan lang pong outfita natin. Medyo pumayat ako ng konti. Konti lang. Pumayat ako ng konti dahil pinipilit kong pumayat. At alam niyo naman bakit ako lumalaki mga my loves. Dahil po sa sakit ko na grave disease and hyperthyroidism. Pagkatapos ko pong nag-radioactive iodine, yung treatment na inom ko. Oh no! Uh-oh. Yan, lumulubo po yung katawan namin kagaya lang ni Miles Ocampo ni Angeloxin, yung mga may mga thyroid, Rhea Atayadi, yun yung po yung mga ganito na mahirap talaga magpapayat once na nag-hypo ka na. And hanggang isang buwan kami dito sa Turkey, paulit-ulit no. Ang ganda lang ng view dito, ang ganda ng weather, yung napakasarap lang, nakakasama ka sa bakasyon. Gabi na po nito, alas 8 na, pero ano pa rin. Tawag nito, maliwanag pa. Magdidilim lang ang paligid pagka gabi na. Yan yung OOTD natin ngayon. Sara, move a little bit. And mayroong pa butas. Oh. Hello! Hello! Magdidinner kami, mga kasama namin yung mga amo namin at si Donna, si Angeli, si Jeannie, at si Inday, at si Sarah. Sarah, tabi balik ka, Sarah.
sambal to. Dinner is dinner is served. Pwede maka mag-steak. It's sunset time here in Turkey. Na alas 7 pa ng ano, alas 7 pa ng gabi ngayon. Good night in my loves. Ito po ang ikatatlong araw namin dito sa Turkey at nakita niyo naman yung view natin diyan sa likod. It's an overlooking lake. Napakaganda at inaatake ako ng aking allergy. Ngayon ay hindi muna kami masyadong naggagala dahil napagod sa biyahe. And yan, lumalabas lang kami para kumain. Siguro mga bukas mag-start na kaming umaakyat sa bundok. Actually dito hindi naman kami araw-araw na namamasyal. Kasi apartment naman to, parang bahay na rin. Parang bahay lang din, kagaya sa Kuwait. Dito mga my loves, libre lahat, libreng gala, libreng kain, siyempre kasama ni Amo. So, wala kaming ginagastos dito, kahit piso. And yan, binibilhan kami ng mga gamit. Napakaganda ng Turkey, kasi pagising mo, ito yung makikita. Actually, maganda dito na side, kasi ito yung mountainside ng Turkey, hindi kagaya sa ibang area. Itong area na ito ay Smith, napakalawak po, parang Kujaili. Kujaili yung kabuuan, tapos Smith City, ito yung parang kumbaga sa atin, sa Davao parang province, tapos hindi province, ayun na nga, province din city, parang ganyan siya. And napakaganda dito kasi kagaya nito na summer dito sa kanila, sa ibang area po ng Turkey sobrang init, ito naman dito parang mainit ngayon, pero may time din na pagkagabi parang warm na siya, lalo na pagka umaakyat ka sa mga kabundukan. Napakataas po, napakatayog ng bundok dito. So, ito yung amo namin umalis. Nandito si Inda, yung kapatid ko. Naglinis, kasama na kami. Kasi nung nakaraang dalawang beses kaming nagpunta dito, ako lang yung nasama. Kasi si Inda hindi nakahabol. Dahil sa... Ano ito? Hindi nahabol yung visa. Ayan. And dito, naglilinis sa kwarto ng amo ko dito. Tapos sa tapat, ito naman yung kwarto namin. Tulog yung alaga naming maliit. Nandyan. Lagi siyang natutulog sa akin. Ayun yung matutulog sa kanyang nanay. At ito naman yung view namin sa tapat. Yan, park po siya. And then may mga apartment. Palagay ko dito sa Turkey, hindi lahat ng mga tao may sariling bahay. Mostly talaga naka-ano sila, apartment. Apartment sila, maybe rent to own, hindi kagaya. Maybe kagaya sa atin, ganyan.